10 seconds remaining. So yun, welcome back dito sa Foxfire Gaming. 5 seconds remaining. Nagbabalik tayo dito sa Foxfire Gaming at Natos Vincere versus Team Liquid. Sobrang tagal nung lobby, no? Grabe. Pero ito na, nandito na tayo. Anong oras nag-umpisa? Alauna ng madaling araw. And then Navi versus Team Liquid. This is a winner's bracket dito sa ating Megaphone Winter Clash na ginaganap ngayon sa Russia. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Ayan na nga. Yung mananalo dito, advance na sila sa Grand Finals. Meron silang one game advantage. And titingnan natin yung third pick dito ng Natos Vincere. Inuna nga nila yung Terror Blade with the Sand King. So, good pick to para sa Natos Vincere. But sa Team Liquid naman, it's going to be Phantom Assassin and Ayo. At ayan na nga yung Lich. Open na open pa dito yung... Uy, naban yung Grimstroke. So, hindi makakapag-combo dito yung Natos Vincere Lich with Grimstroke nga. So, ban na ban na yan. But sa side naman ng Natos Vincere, ayaw ni GH, napakawalan. At a Brewmaster nga yung next pick nila dito. Ito yung pantatapat nila sa Terror Blade. Good morning, boss. Oh, good morning dyan. Sa inyong mga nanonood dyan. This is a best of 3 series of Megaphone Winter Clash. Yung prize pool nito, tumataginting na $300,000. Sobrang swabe yung mananalo dito. At meron ngang plus 1 game advantage yung mapupunta sa Grand Finals natin. Sobrang laking ano yun, ha? Sobrang laking advantage na yun. Dahil nga plus 1 ka. And fourth pick ng Natos Vincere, sino kaya dito? Pwedeng support, pwedeng offlane. Dahil nga alam na Natos Vincere dito yung carry ng Team Liquid, which is the Phantom Assassin. Boss Kyle, kamote ka din ba? Di tayo kamote, yan na tayo, patatas tayo. Pero ito, Elder Titan yung sagot dito ng Natos Vincere. Wala nga yung Grimstroke. At Elder Titan yung pinalit nila. Grabe yung Navi, no? Tinalo yung ano? Tinalo yung secret? 10 seconds remaining. Secret. BP yung tinalo. So, share nyo na yung ano natin, live stream natin dyan. Para at least naman nakatulong tayo dito sa Foxfire Gaming. Kasi puyatan tayo dito hanggang alas 3 tayo more or less pag tumungtong to ng Game 3. At ito na nga, Team Burso para dito sa Team Liquid. Grabe, napakasakit nito. Para dito sa Terror Blade and also Sand King. Kasi kahit magtago dito si Sand King, maharas siya na maharas dito ng Team Burso eh. Share nyo na, guys. Abang maaga pa. Ang tagal nung lobby eh. Kanina pa tayo naghihintay dito. Kanino ba kayo nagbet? Ayun o. Kailan po ba giveaway? Hindi natin alam kay Boss Alo. Si Boss Alo po yung nagde-decide niyan. Wala eh. Talo sa bet eh. Talo ako sa bet eh. Ubos yung puna. Ubos yung punan. Pero binan nga dito yung Venomancer. Ni Matumba man. Phantom Assassin siguro si ano to. Si Miracle yung gagamit dito. Tingin ko lang. And ayaw nga ni GH. Proven and tested na yan. Turn to pick. At OD nga yung naban dito ng Team Liquid.
Ganda nga, maganda yung ban na OD dito para dahil nga sa Team Verso. And also the Brewmaster. Pero ayan na, last pick ng Team Liquid dito, yung Darkseer ni Mind Control. So Brewmaster support. Brewmaster support. Pero sa side naman ng Natos Vincere, ang ganda din ang pick nila. Ang dami nilang AOE, dami din nilang disable, dami din nilang burst. Pero sa side naman ng Team Liquid, yung mga sustain dito, Darkseer with the Surge, Team Verso, sobrang hirap na patayin. And also Brewmaster na pwede mag Primal Split lang if kinakailangan. Pero last pick na Natos Vincere, inihintay na lang natin. Liquid yan, matik yan, sabi dito ni Zai Zai. Shoutout po sa inyo lahat dyan na nanonood ngayon. Kahit madaling araw na. Salamat. Share nyo yung ating live stream. Pero ayan na nga, kung ka dito, Natos Vincere. So, pangontra dito sa Team Verso ni Matumba Man. Tignan natin. Ayan nga, si Kuroki yung Brewmaster dito. Navi pa rin ako. Sobrang ganda ng ads sa VP game. Kung nakita nyo. Sobrang ganda ng ads. Uy, oh. Inspirasyon ako. Rapsy! Sarap mag-cast. Pag may inspirasyon. Woo! Pero ayan na nga. Game number one natin, Natos Vincere against Team Liquid. Ganda yung odds nito sa VP game. Grabe. Pag nanalo yung Natos Vincere dito, ano yung ano? Plus, times ano? Times 20? Ulul! 19? Taas? So mag-bet ka ng isang arcana, mananalo ng lima? Pakita mo nga yung inspiration ko ulit, Eric. Inspiration. Para nagigising tayo dito. So shoutout po pala sa lahat na nanonood dyan. Magandang umaga po. So ito yung ano, hindi pa pala grand final. This is a winner's bracket. Uta, ina. Iditripan tayo dito. Pero ayan na nga. Team Liquid versus Natos Vincere. Mananalo dito. May plus one advantage sa Grand Finals. Malaking advantage yun. Sobra. Para sa kanila. So, sino ba maganda dito? Ito si Russian Observer. At ayan na nga. Sa region side, dito sa Navi, Suneko on the Lich, Crystallize Amon, Terrorblade, Blizzy on the Sand King, Magical Kunkka, and si Chu sa kanyang Elder Titan. And sa side naman ng Team Liquid, Miracle on the Phantom Assassin, Mind Control on the Darkseer, Kuroki on the Brewmaster, si Ayo, GH, and si Matumba Man sa kanyang Timber. So, oo, plus one sa finals. Tama ka dyan, pre. Christian Jaro Rivera, shoutout sa'yo. Thank you sa pag-share. Share nyo na yung live stream natin dyan para masya-shoutout kayo. Ayun o, GLGL daw. Tingnan natin. Magandang laban to. Dahil Navi nga, pinatunay nila na may chance silang manalo dito sa ating Megaphone Winter Clash. Na ginaganap ngayon sa Russian. Taas ang ping natin, no? Taas? Mataas yung ping natin. 112. At may post lang tayo saglit. Pero ano to, ha? Hindi siya online. LAN to. LAN na nagaganap ngayon. This is the LAN. So, if may post, siguro may technical difficulties lang. Uy, nag-ano? So chill lang muna tayo. Shoutout sa lahat na nanonood dyan.
Welcome back dito sa Foxfire Gaming. So, nagpaang haba ng pahinga natin. Share nyo na yung live stream natin para at least mamatic share kayo dyan. Shoutout po, Idol Ichiro Ijiro Huya Jr. So, may post pa din. Tignan natin bakit nag-post. So, Phantom Assassin and Ayo combination nga dito para sa side ng Team Liquid. Sino caster? Yung second sa pinaka-pogi sa Lupon. Pero ayan na nga, 5 minute boundary room, inaabangan na dito ng Team Liquid sa baba. The battle begins. Crystallize, nabibigyan ng Ion Shell dito, but still, he will get the bounty rune. Pero ang kate ng Ion Shell, grabe, Crystallize, mapapasalve yata dito, nung hindi oras. Pero to sa mid lane, Magical and team against Timberso, medyo maharas niya dito si Timberso with the Tidebringer. Napakaganda nga yan. Sino number one pogi sa Lupon? Siyempre, sino pa ba? Si Boss Salo. Pero yan, nakakabigay na nga dito yung si Magical Emma Tumbaman. Hindi pa binibigyan dito ng Tidebringer to sa Matumbaman. Pero tingnan yung damage mamaya. Never. And Navi versus Team Liquid. Sobrang tight matchup. Kahit nasabihin na natin na Team Liquid TI 7 champions yan, pero still Navi, they got the yung nandiyan talaga yung fire sa kanila, yung urge na manalo dito sa ating tournament, the Megaphone Winter Clash nga. At tingnan nyo naman yung harassment dito na binibigay ni Bleezy dito kay Miracle, but GH with the sustain nga. So medyo mahirapan lang dito si Miracle dito sa top lane kasi nga that's a Sand King and also a Elder Titan, but dito sa mid lane kita nyo naman si Magical, oh. Grabe yung nagda-dive siya dito sa tier 1. At sa bottom lane naman, nandiyan yung Ice Frost dito kay Suniko. Pero Kuroki, position 5 Brewmaster to. This is a position 5 Brewmaster. And the Terror Blade nga, okay naman yung last hit niya. Pero si Mind Control din naman dito. Sobrang maganda din naman yung magiging lane. Ayan na nga yung Thunderclap na ibitaw dito kay Crystallize. Magiging maganda yung lane dito ni Mind Control mamaya, if ever, na magro-rotate dito si Suniko. Pag naiwanan siya dito, pag naiwan si Crystallize mag-isa dito, sobrang ganda ng lane ni Mind Control dito sa baba. Nakameta din kasi itong Darkseer eh. Si Quigba, nung kung napanood yung Alliance, mini-mid niya si Darkseer. Sobrang ganda talaga. Pero Kuroki, rotating dito sa middle lane. Nahanapin yata yung Crow dito. Uy, makikita nga yan. Pero yun lang, nag-back ng bagya si Kuroki. Pero pagbabalik yung Crow niyan, tingnan natin kung alam ba yan ni Magical. Naging nagkapakbak na. So hindi na makukuha yan ni Kuroki. Pero mag-i-stay pa rin siya dito sa middle lane. Tingnan natin. Wala sa lang yung lockdown, ha? Dito kay Magical. Medyo makunat pa din yan. Pero nandiyan yung Whirling Whirling Death. Tingnan natin. Nandiyan na din si Kuroki. Yung Brawling pati yung Thunderclap. Ayun, Drunken Brawler pala. Pero makunat talaga si Magical dito. Nandito na din si Suniko. Tingnan natin kung may kill potential ba. Wala pang di nagbitaw ng X-Mark dito si Magical. Makakapag-back lang yung side ng Team Liquid. Sana manalo Navi. Oo, sobrang ganda ng odds ng Navi as in. Pero dito sa top lane, ayan na nga si Chu. The Barrow Strike will connect dito kay Ayo. Pero enough ba yung damage? Chu with the right click, napakakate.
Grabe naman yun, pero yung liquid dito, si Chu nag-detour na. Mamatay siya, and that's your first blood coming from the side of Team Liquid. Sayang, lumiko kasi si Chu eh. Alam niya na na hindi na nila kayang mapatay doon yung heroes ng Team Liquid, so inaalay niya na yung sarili niya doon. Kesa naman si Bleezy yung ifo-focus dito ng Team Liquid. Pero ito yung maganda sa Elder Titan ngayon. Sobrang lapit ng mga camps. So yung damage talaga, sobrang sulit. So magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Mga nanonood. Focus Fire Gaming. So far so good. Lasset wise, lamang na lamang dito si Crystallize. At hindi pa nga na medyo nakokontest lang naman ang bagay dyan. Yung last hit dito ni Mind Control. Pero 5 minute bounty rune will go for the side of Navi. 3-4-1 exchange. At ayan na nga yung si Matumba Man. Grabe yung aggressiveness dito. X-Mark magkoconnect yan. Pero wala nga lang torrent. And nandito na din si Kurogi. Manggagaling siya sa high ground. Drunken Brawler nandyan. Plus the Thunderclap. Kaso wala nga talaga silang lockdown dito kay Magical. Medyo makunat talaga itong si Kungka. Naka-breezer nga. Ayan, double breezer. Yan yung meta ngayon eh. Uy, pero si GA sa top lane. Nakuha dun. So 1-4-1 yung score natin. Mainit na mainit yung laban. Si hindi porket TI7 champs itong Team Liquid is pabor na talaga sa kanila yung laro. Navi, talagang pinapatunayan nila na deserving sila para dito sa Megaphone Winter Clash. Pero yung Krogui, one more right, Krogui! Ay, ano nga, napatay pa, may dalapang dust and wards. And nice patampa dito si Sonego. The Chakram, yun lang, magkakapag-TP out lang dito yung Lich. Wala talaga silang stun dito sa middle lane. Yun yung problema naman ng lineup dito ng Team Liquid. Wala silang lockdown unlike Navi. They got the Barrow Strike, they got the Stomp, they got the X-Mark, they got the Torrent. Ang dami nilang pang-disrupt dito para sa side ng Team Liquid. So lahat ng mga nag-bet dyan sa Navi. Sobrang sayang eh. Pero yung middle tower nga dito, Matumba Man, di mapigilan. Grabe. Iba talaga yung presence pag ano, no? Pag TI champs. Sobrang lakas pong pressure. At tier 1 middle tower nga, nabasag na dito ni Matumba Man. Ay, ikaw ba yung pinapogi, sir? Sige, sir. Kusa ka masaya. Pero ayan na nga, Sonego, nabibigyan na ng chakram dito. Nakasan yung chain? Hindi na kailangan. Whirling Death lang. Ah, hindi pa kinuha dito ni Matumba Man yung chain. Pero Sonego nga. 1 and 3 yung score natin. Nanganganib yata yung first 10 kills dyan sa sign ng Navi, ah. 3K golded advantage at lumalamang nga sa network chart natin is Matumba Man. Following the Phantom Assassin of Miracle. At ayan, sa baba naman, ayan, nakukontest na talaga dito ni, ano, ni Mind Control itong farm ni Crystallize. Iniwan na nga siya dito ni Sonego sa baba. And sobrang ganda ng lane dito ni Mind Control. Dahil nga, wala nang umaantabay dito kay Crystallize. So far, Liquid pa lang ang team na may solidong lineup since 2016. Mm-hmm. Solido yung lineup nila. Because of Kurogi. Si Kurogi talaga yung ano dyan. Yung Daylan. Pero dito nga sa top lane, ayan yung stacks with the damage. Tingnan natin yung damage dito ni Elder Titan. Plus 96. GH, medyo delikado ah. Dire structures are fortified. Sa baba, Crystallize. Meron pa siya Sunder, ah. Pwede pa niyang ibitaw yung Sunder na, pero magpa-pop siya ng Salve.
Ayan na nga yung whirling, the chakram. Pero yan na nga yung thunder na ibitaw dito ay matumba man. The TP out, walang vacuum dito sa mind control. Makakaligtas lang si Crystallize dun. Sayang. Ang taas ng cooldown ng vacuum. Pero sa top lane, Barros Rai magkoconnect kay GH. Nakapag-pop ng Fairy Fire. So, Neko pa yung mabibigyan. At may post tayo. Napakaganda naman nun. TI champ din yung Navi. Oh, TI champ. Pero yung pinakaunang TI. Kung isipin mo, ilang years na yung naalipas, diba? Then, yung lineup nila, wala na natira. Since then, yung lineup ng TI1 ng Navi, wala. Ngayon, wala na natira. Kuroki, diba? Si Kuroki lumipat din sa Team Liquid. Si Poppy, nasa Team Secret na din. Si Dendy, wala na. So, ibang-iba ng Navi to, mga sir. Hindi na siya yung katulad nung last TI. This is a bagong-bagong Navi na. Ito yung mga young bloods. So may post na naman tayo. 1-4 yung score natin, ha. So medyo nanganganib yung first 10 kills para dito sa side ng Navi. Although ang ganda ng pick nila pang first 10 kills, pero yun nga lang. Sobrang ganda ng lane dito ni Matumba man sa middle lane. Halos lahat ng kills nila, hindi naman halos, parang nanggaling sa middle lane. The rotation of Kuroki and sa top lane nga. Kim Rosales, shoutout sa'yo. Pero yan, focus muna tayo. Chill muna. So, medyo may technical difficulties. LAN to, ah. Hindi to online na tournament. This is a LAN tournament na ginaganap ngayon sa Russia. So, di natin alam ba't nagpo-post. Siguro may technical difficulties lang for both sides, pero hindi po to online tournament. This is a LAN tournament, Megaphone Winter Clash, na may prize pool na $300,000. Sobrang sarap pag nanalo ka dito. Pa-shoutout sa kapatid na si Karen, kuya. Ayun. Shoutout kay Karen. Ayun, ready na daw sabi ni Sonego dito. So, ready na nga patayin si Blizzy. Tingnan natin. Naka-sandstorm siya dito, ah. Understanding, this is game number 1, boss. West Tilos. This is the game number 1 of Navi versus Team Liquid. So, may game 2 pa tayo, if ever. Paluba na ako. I-resume na yan. Charge mo na, sir. Hanggang mamaya pa tayo alas 3 dito. Charge mo na yan. Habang naka-post pa. Wait lang. Magpo-post din ako. Tagal, ah. Sayang si Kuku, boss. Oo nga, sayang si Kuku. Si Kuku nagpapahinga ngayon. So, magbe-break muna yung lineup dati ng TNC. Si Rio muna ay lalaro sa Chongqing Major. So, yan na.
Si Rio muna yung lalaro sa Chongqing Major. Kanina kinas ni Kuya Nick yan and also Ivy. Kung napanood nyo yun sa Kuya Nick page, TNC versus Detonator. Unfortunately nga natalo yung TNC doon. 1 and 2 yung score. Sobrang ganda ng pinakita ng Yoshimoto Detonator doon. Pasigaw naman boss, Jesse Torrecampo Loyola. How about the safety of TNC sa China? Hindi natin alam yan. Kasi sinabi lang nila yung si Kuku lang talaga yung medyo delikado. Yung the rest of TNC, safe naman sila. Si Kuku lang talaga yung parang tinitira ng mga Chinese. Siya lang talaga. Pero yung the rest of TNC, okay sila. So, yung safety, okay naman yun. Pa-shoutout ako, boss. Sana manalo first 10 kills sa Liquid. 1 and 4 na nga yung score. Ano? Mag-start na tayo. Sobrang tagal, no? Pati Labi, pinaghintay tayo eh. Pero okay lang yan. Trabaho natin to. Pero yun nga, si Blizzy nakapag-epicenter. Yun nga lang, wala na siyang barrel strike dito to ensure the kill on to the IO. Pero sa mid lane, the rotation coming from Crystallize. Nakakuha nga nila si Kuroki doon. Hindi na makapag-farm dito si Crystallize sa baba. Wala siyang support. Hindi niya nakaya. So, matumba man to the rescue. Tingnan natin. Crystallize. Naka-metamorphosis pa yan. Hindi na nakaya lumin sa baba eh. Kasi iniwan nga siya ni Sonigo doon. Sobrang hirap mag-farm. Katapat si Darkseer with the Ion Shell. Radiant's middle tower is under attack. Meron ba pupunta from Lupon sa China? Hindi natin alam. Malay nyo, di ba? Malay nyo, pupunta kami. Eh, sila lang pala. Pero ito, nagpa-farm na si Crystallize. Going for the power threads. Ayan na nga, power threads na siya. Pero matumba man, hindi mapigilan dito sa mid lane. Ayaw niya mag-rotate. Dito lang daw siya sa mid lane. Gusto niyang i-pressure itong si Magical with the Kunkka. Tingnan natin. Going for the halberd nga, pero sa baba, Kuroki with the double damage. So Nico will fall. So Nico na naman ang nabigyan para sa sign ng Navi. 0 and 3 nga yung Lich dito. And sobrang ganda ng pinapakita ng Liquid. Yung lineup kasi nila, as in, ang hirap i-pull off. Wala silang disable, wala silang sa first 10 kills, sa early stages of the game. Sobrang hirap i-pull off. Pero yung laning lane kasi ng mid and bottom, sobrang nanalo eh. So, maarangkada na dito yung Liquid. Pero ayun na nga, Chains, magkoconnect yan. Yung barko, hindi pa magkakoconnect. Pero Epicenter is there. Pa-burst dito si Matumba Man. And good kill para dito sa Navi. Kailangan na lang na ma-ensure itong farm dito ni Crystallize. Dalawang threads! What? Radiant's top tower is under dalawang attack. Threads! Grabe naman si Crystallize, no? Advance mag-isip. Dalawa yung paa. Dalawang threads. Nag-ano ba to? Nag-i-stack? I think so. Dire's middle tower is under attack. Pero grabe yung strat dito ni Crystallize. Dalawang threads. Huwag niyong gagayain sa pub to, ha? Di ko alam ba't ginawa to ni Crystallize. Pero tingin ko nag-i-stack yung stats. Nag-i-stack. Pero lang yung movement speed. Hindi nag-i-stack yung movement speed. Pero yung stats, nag-i-stack yan. Yung agility, strength. Pero sa top lane, nandyan si Matumba Man. Nag-rotate na nga dito. Blazy, wala siyang barrel strike. Nandyan na nga. Meron na. Tingnan natin. Makukuha dito si Matumba Man with the barrel strike. Yung X-Mark nandyan. Magkoconnect pa yung torrent plus barko. Pero si Miracle nagwawala dito sa Riverside. Makukuha niya nga dyan si Chu. Di nakita nung cameraman natin. Pero ako, kitang-kita ko yun.
tumitingin ako sa minimap eh. At Phantom Assassin nga, going for the Battle Fury. Bibilis takbo niyan. Oh, bibilis yung takbo. Pero hindi nag-stack yung movement speed. Yung mga stats lang nag-stack dito. Pero crystallize nga. Ayan. Going for the Yasha. At so far, so good sa Team Liquid. Kailangan lang nilang ipagpatuloy yung momentum nila dito. Kasi mamaya, pag na-online dito yung Sand King and also yung Terror Blade, mahirapan silang lumaban. Vanguard for the Sand King nga and going for the Dagger. At si Terror Blade and Yasha. Si Kunkka going for the Halberd. And si Elder Titan, support. Wow, wala pang item. Pero naka-queue na dyan yung kanyang Urn of Shadows. Darkseer naman, ayan, Crimson Guard. Si GH, makakapulot pa dito na regeneration. Sobrang ganda nito ah. Pero may movements na yung Navi. Nandyan na yung smoke. Tingnan natin, si Miracle dito yung naiwan. Dito sa side ng Team Liquid. Nandyan yung Blur. Meron din siyang shrine dyan. Nagtitipin na agad. Yung Team Liquid dito, epicenter na ipop. Miracle, maboburst pa nila yung shrine. Nandyan, Sinister Gaze. Mamamatay si Miracle. Pero nandyan na yung the rest of Liquid. Naglalag tayo. Earth Split. Mabibigyan pa yung 2 heroes na Navi dito. Susunod pa yata si Magical. Yes, sir. And a 3-4-1 exchange yung nangyari doon. 7K lamang ng Team Liquid. Pasensya na kayo. Naglalag yung ating ano ngayon. Yung ping na may packet loss kami oh. And also the ping. In-game no? In-game. So, pasensya na kayo dyan. So, first 10 kills. One more kill para dito sa Team Liquid. Wala ba tayo dyan? Ako, natalo ko sa bit eh. Yung Navi versus Secret, first 10 kills, game number 2. Talo ko? Pero ayan na nga. 8K golded yung lamang nila. And the Navi, nahihirapan pang makuha yung footing nila dito sa ating game number 1. Pinapakita dito ng Team Liquid na hindi sila basta-basta. Kung natalo niyo yung Virtus Pro, kami, hindi kami basta-basta. Pasensya na kung naglalag yung Dota. Sorry. Sa in-game to, in-game. Pero okay naman daw yung connection natin. Sabi ni Direct Eric. Pero Navi, grouping up dito sa top lane. Kinukuha na nga yung tier 1. Tingnan natin kung may reinforcement ba yung Team Liquid dyan. Pero BC dito si Miracle with the double damage. Gusto na nang kunin yung early Aegis advantage dito. Pero maayos patan ni Magical yan ha. Ayan na nga yung the rest of Navi. The stomp will connect on Tumatumba man. Pero tuloy-tuloy lang yung Team Liquid dito. Diyan na si Blizzy, Baron Strike magko-connect. Yung Chakram din, umiikot-ikot. Kurogi makapag-split pa. May split pa yan. Pero hindi na kinumit dito ni Kurogi yan. At Roshan, makukuha na nga ni Miracle dito and Navi. Hindi nila makontest yung Roshan. Crystallize, nag-pop na nga ng Metamorphosis. Miracle with the double damage. Yun lang, di nakita yung vision doon. Pero Matumba man, still chasing dito. Magical. Nagtatago lang sa 3-line. May Chakram yan. Wala nga lang silang lockdown. Uy, nandyan yung Yules ni Matumba man. And Magical. Patay na patay. What a nice kill para dito sa Team Liquid. So first 10 kills nga, na-ensure na ng Team Liquid dito. And also the 9K gold lead advantage. Pero Miracle, the Sinister Gaze, nandiyan, mapapop yung Aegis. GH will try to save his ally dito. Barosak magkoconnect kay Mind Control, but Matumba man. And Miracle cleaning the house. Navi
Medyo delikado yata. Blizzy na lang yung natitira dito. Double kill para kay Matumba Man. And para mabilis yung game natin ngayon na 11k gold lead advantage para sa side ng Team Liquid. Easy first 10 kills daw, sabi ni Charles Agustin. Yun no, magkano ba binet mo dyan? Kasi kung magbibet ka ng konti dyan, konti lang din yung makuha mo eh. Pero kung malaki yung binet mo, syempre malaki yung kikitain mo. Kasi konti lang odds dito sa Team Liquid eh. Kung nag-bet ka sa ano, Navi, pwede. Sobrang laki ng kikitain mo. Bet ka lang ng $5 sa Navi, laki ng kikitain mo eh. Steam ba lag or connection, sir? I think it's Steam. Steam po yung lag natin. Kasi okay naman po yung connection natin dito. Parang ang nasa ano tayo, nasa NASA eh. Ano tayo dito. Sobrang bilis ang connection natin dito. Para tayong nasa-nasa. Pero yun na nga, Navi na with the smoke. Nandito si Miracle and also GH. Nagpa-farm lang ng stacks. Miracle nga, meron na yata siyang Desolator dito. Ah, wala pa. He will go for BKB. Pero ito, nice patanan ni GH dito. Nag-pop ng high smoke ni Chu. Naglalag na naman tayo. Pasensya, pasensya. Sonico, nagpakita na dito. Sinister Gaze. Agad, magpo-connect kay GH plus the boat is there. Pero yung tether... Ah, pakaganda GH, pero sinundan siya doon nung Chain Frost, but Miracle 1 for 1 trade off, make it 2 and 2 for 1 exchange. Navi na bibigyan, double kill nga para kay Miracle. Magical, uuwi na lang. At ano nga, Desolator na dito sa Miracle. Grabe, pinapakita dito ng Team Liquid, pero maiispatan dito sa Miracle. Wala pa siyang BKB, the Phantom Strike out dito kay Kurogi. Kurogi with the Primal Split. Ayan na, makaka-cancel pa yung TP. Grabe yung crit dito ni Miracle. And Blizzy na lose out, na ayos pa dito si Crystallize. Meron siya Sunder, pero yung lockdown nandiyan, makakapag-Sunder pa kay Matumba Man. Pero Miracle with the damage, mapapatay na pa dun si Crystallize. Grabe si Miracle magdota. Oh my god, nakabisi back nga. Uy, mag-send ka ng stars, Jack. Send mo na yung stars dyan. Magical pa nga. Pero may X-mark dito kay Mind Control. At mapapatulog pa with the stomp. Pero maabol pa dito si Miracle. Tingnan natin. Makapag-TP lang dito si Magical. And Chu naman, makakatakas lang dun. And sobrang taba nga dito ni Miracle. Grabe yung performance dito ni Phantom Assassin. Going for the BKB. And si Brewmaster nga with the Primal Split. Talagang bayad na bayad, no? Position 5, Brewmaster. Pag sa pub mo ginamit yan, mababash ka pa eh. Mababash ka pa sa pub eh. And sobrang ganda nga ng pick-off na Yule Scepter dito kay Team Burso. Yan na yung matic na build ngayon eh. Yule Scepter para pag may nagti-TP out. Pero Blizzy, uy, nakapag-barrow strike out. Pero habulin pa din dito ni Matumba Man. Nayuls na nga siya dito. Pero nasan yung follow-up? Chakram, hindi magko-connect doon. And makakataas lang dito yung Sand King. Pero 18k yun lamang dito ng Team Liquid. 5-17 yung score natin. Sobrang talagang sobrang disadvantage yung Navi in the early stages of the game. At tier 2 nga gusto nang kunin dito ni Matumba Man. Habang yung Navi, di nila alam yung gagawin nila eh, no? Kasi Sand King, meron na nga din siyang Blink Dagger dyan. So yun nga lang, sobrang laki na ng discrepancy dito ng Team Liquid. Pero tingnan natin, baka may himala mamaya. Bia Antonio, shoutout sa'yo. Oh, baby kita. Mama chup-chup. Uy, grabe, Matumba Man with the chain. Tingnan natin, Blizzy, nahabol pa nila dito ah.
At Miracle nga, meron na siyang BKB na sa courier na yan. At Liquid, patuloy lang yung aggression nila dito sa bottom lane. Ayan na nga, delivery completed. LBC, napakabilis lang. Basic na basic. At si Ayo, si GH, grabe yung item dito. Mechanism, Urn of Shadows. Sulit na sulit. Ayo ni GH yan eh. Ba't mo ibibigay kay GH yung Comfort Heroes niya, di ba? Dapat nagbet kayo dito sa ano, winner. Hindi sa first 10 kills. Sa winner's match. Doon dapat kayo nagbebet dito. Pero to si Magical yung gustong bigyan dito. Koroki with the Drunken Brawler. Pero yung Torek magkoconnect plus the Stomp papatulog dito si Matumba Man. And also the Brewmaster. And na-build up na muna daw sa side ng Team Liquid. Pag gantong ano, pag ganyan na ano, turuan ko kayo, mag-bet kayo, match winner. Huwag kayong mag-bet sa first 10 kills. Although, natalo sa bet. Talo sa bet. Nabi versus Secret, game number 2. Bad trip po ako. Pero ayan na nga si Miracle dito. Going for the Basher and the Abyssal Blade. Pero si Mind Control, nice patamba. Search out nandyan. And ayan yung items ni Darkseer dito. Pipe of Insight and the Crimson Guard. So magandang umaga po sa inyo sa lahat na nanonood dyan. Game 1 pa lang po tayo. And ayaw pang mag-high ground dito ng Team Liquid. Si Crystallize nga. Ayan, meron na siyang Sanj and Yasha going for the MKB. Pero speaking of which, ayan na si Matumba Man. Trying to chip this tier 3 top tower. Pero yung Dire Scorer na bigyan ni Crystallize doon na mag-DDP na dito si Matumba Man. Tingnan natin kung makikita niya ba yan. Hindi! Sa side siya nag-chain doon. Pero dito sa baba, mind control, ha? And also the rotation from Miracle. Mag-TTP si Blizzy dito sa tree line. And makakaligtas lang doon yung Sneaky Sand King. But Miracle, takot na sila dito sa Phantom Assassin. Grabe. At tingnan natin. Talagang play safe pa dito yung Team Liquid, ha? Kasi alam pa nila na may comeback potential dito yung Navi. Crystallize nga. Maganda naman yung farm dito na Crystallize. Meron na din siyang MKB dito. And also Kunkka with the BKB. Halberd. At si Sand King nga. Meron na din siyang initiation dito with the Blink Dagger. Tingnan natin. Ipopronta nila dito si Matumba Man. Ang kate no Stifling Dagger, Magical Binoverse dito. Pero makapag-pop ng BKB Miracle going in yung Earth Split, puputok. Ayan na nga. Pero si Miracle dito mapapatay pa yung Elder Titan. And naglalag tayo, magbabayback agad-agad yan. Pero nagkasimyata doon si Miracle. Yun lang, si Kuroki pala yung nabigyan doon. Sobrang lag. Elder Titan pa yung nabigyan. Monster kill para kay Miracle. Pero mamamatay din yan. Crystallize with the Thunder. May Thunder pa. Si Crystallize dito, I mean. Pero yun lang. Grabe naman yung nangyari doon, no? Di natin lahat nakakita. Naglag. Pero this is the room to push para dito sa Team Liquid. Wala silang masyadong pusher dyan. Si Crystallize nga lang yung buhay. Walang buyback dito yung Team Navi. Pero wala silang pusher eh. Wala pa silang creep wave. Ayan na, paparating pa lang. Wala talaga silang pusher dito. So they will secure the tier 3 middle, tier 3 bottom tower. And nandito na rin yung the rest of Navi dyan. So Neiko nakapag-frost shield. Pero GH with the quick tether out dito kay Matumba Man. At ligtas na ligtas lang dito si GH. At Roshan nga is up! So this is it!
Pwedeng-pwede na nilang kunin ulit yung Roshan dito. Napakabilis lang, no? Parang kanina lang nag-Roshan, eh. So, up na ulit ngayon yung Roshan. Langya. Oh, nag-lag talaga. Nag-lag. Sa ano po to? Sa Dota? Sa Steam? Kasi yung connection namin dito okay naman. Sobrang okay nung connection natin dito. So, Team Liquid, kinukuha na nga nila yung Roshan dito. So, advantage sa kanila. Aegis Immortal and the Cheese advantage. 23k yung lamang dito ng Team Liquid. Paano babawi yung Navi dito? Sobrang hirap. Maganda naman yung pinapakita nila. Crystallize nga, nag-push lang, nag-i-split push lang. So, kailangan lang talaga nilang bigyan ng farm dito yung Terrorblade. And bigyan nila na napakaganda setup dito ng Sand King and Elder Titan. Pero sunayin ko nga yata yung kukunin dito, Matumba Man na Sinister Gaze into Barrow Strike from Sand King. Pero di patapos si Matumba Man. Sunayin ko will fall. Galit na galit ang kuya mo. Hindi nila ma-burst dito yung ano, yung Team Burso. And Liquid nga going for the tier 3 middle tower. Kinukuha na nila yan with the Aegis advantage. Matumba Man, tingnan natin. Pumapronta lang talaga dito sa Matumba Man, ha. At ayan na nga yung lag. Lag na naman tayo. Stippling dagger crit. Grabe, chun na half life dun. At Matumba Man, the Yule Scepter is there. Pero wala nga lang follow up. Stop magkoconnect. Grabe, dagger lang ng dagger dito si Miracle. At napo-force na mag-back dito yung Navi. Ganyang kagrabe itong si Miracle with the double damage. Ayan na nga, they will secure the middle racks. Pero yung Baron Strike magkoconnect. Lizzy, grabe yung damage dito. Yung pogo ng Navi, mabibigyan yung Brewmaster at naglalag ulit tayo. Si GH, pinak na yung kanyang cheese. Grabe yung lag. Pero Miracle ulit, ang kate. Grabe yung lag. Crystallize, napop yung Sander. Pero ayan na nga. Team wipe para dito sa Navi. Parang pumikit lang ako. Team wipe na agad. Ultra kill agad dito kay Miracle. And that's your game number one. 30 minutes game. Team Liquid. Sobrang ganda ng performance nila. All out. Early game into late game. Sobrang nakakapitalize nga nila yung kalamangan nila doon. Hindi nila binigyan ng advantage dito yung Navi. Kahit kakuting ng advantage lang, hindi nila binigyan. And sobrang hirap din kasi nung lane ni Crystallize, eh. Napilitan siyang umalis sa lane niya. And na-force siyang mag-jungle. Then yung tendency kasi noon, hindi naman siya nabibigyan ng space, eh. Laging namamatay yung mga support dito ng Navi. And na-underfarm nga dito si Crystallize. So may game number 2 pa tayo para dito sa Megaphone Winter Clash. Winner's bracket. Yung matatalo dito malalaglag sa loser's bracket. Yung kalaban nila, yung mananalo sa Secret versus sa Virtus Pro, PSG LGD. So yun na nga. Guys, stay tuned. Game number 2 of Navi versus Team Liquid will be right back.